What's up sa inyo mga ka-ballers? What's up sa inyo mga kapito? Araw ng Miyerkules ngayon dito sa Antipolo City, dito sa Pilipinas. October 4. Okay? So may vlog tayo kaninang umaga. May vlog ulit tayo sa gabi. So, mag-vlog tayo ng kung kinakailangan mag-vlog may pagkakataon naman. Kasi sa ngayon wala pa tayong ganong ginagawa. So, yun. Magkakaroon tayo ng mga opportunity para mag-vlog sa gabi. So, raw vlog lang ulit tayo. Ganun lang ang gagawin natin. Ngayon mga ka-ballers, mga kapito, sa pagkakataon na to, sa episode na to, or sa video ito, ang pag-uusapan natin ay yung tamang pag-referee. Okay? Kasi maraming mga nagtatanong sa atin dito sa ating YouTube channel, mga nagtatanong dyan na ano yung tamang officiating sa mga liga na pinag-referee nila. Nagtatanong sila, no? Bakit sinasabi ng mga ibang referees na maraming nagre-reklamo sa kanila, okay, maraming mga angal, mga coaches, mga players, kapag nagre-referee sila. Ang mga nagtatanong yan, yung mga bagong referees at saka yung mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel na mga matatagal na rin pong nipito na nakaka-encounter sila na mga ino-contest or mga umaangal yung mga coaches kapag nagre-referee sila. So, yung pinatanong nila sa akin kung ano yung magandang officiating na dapat gawin, okay, ng isang referee. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon at mag-a-advise tayo sa kanila, no? According lang yan sa ating mga experience sa pagre-referee. Okay, mga ka-ballers, mga kapito, dahil sa mga subscribers natin, mga followers natin, kailangan natin magbigay ng mga advices sa kanila na maaaring makakatulong kapag nagre-referee na sila. Okay? Lalong-lalo na yung mga referees na binabang ng mga players at ng mga teams. Ano? Marami tayong naririnig niyan sa social media na kapag nagre-referee yung mga kabaro natin sa isang liga, maraming umaangal ng mga players, mga teams, at ang ginagawa ng mga players na yan, ng mga teams na yan, nagreklamo sila doon sa nagpapaliga at tinatanggal sila sa liga na binaban na sila. Hindi na sila nakakatawag doon. Hindi na sila nagkakaroon ng opportunity na makapito pa doon sa liga na yon. Kaya patuloy na mga nagtatanong yung mga subscribers natin ng mga yan, ano? At yung mga ibang referees na ano yung magandang ideas or ano yung magandang techniques sa pagre-referees. At yun, bibigyan natin ng advice yun sa mga pagkakataon na to. Okay mga ka-ballers, mga kapito. So una, mga ka-ballers, mga kapito, ang advice ko dyan, ano, kapag tumatawag kayo sa maliliit na liga or yung tinatawag ng mga ligang labas, eh, kasi iba naman yung approach sa mga tinatawag na matataas na level na liga o matataas na level ng basketball. Okay? Yung katulad ng mga NCAA, okay? Yung mga commercial league na matataas na liga, yung mga entire province na may matataas na liga yung mga yan. So, iba ang approach sa liga na yan at iba rin ang approach sa maliliit na liga. Yung mga advice ko sa inyo sa mga referees. Okay? So, hindi po pwede kung paano ka tumawag doon sa mataas na level ng basketball, sa mataas na level ng liga. Hindi mo po pwedeng dalhin yun sa maliit na liga. Okay, bakit mga ka-ballers, mga kapito? Dahil iba ang laro ng mga yan. Okay, magkakaiba ng laro ng mga yan. Hindi yan katulad ng mga players, ng mga coaches na nasa mataas na level ng basketball. Ay mga ka-ballers, mga kapito. Ngayon, ano yung technique na gagawin natin dito sa mababang level ng basketball, sa maliliit na liga? Ang gagawin natin dyan, ang advice ni Uncle Bidyan, during ng game na pumipito ka sa mababang level ng basketball, yung maliliit na liga, kailangan ang call mo dyan o yung judgment mo dyan is mabilis. Okay? Kung may contact, illegal contact ang nakita, kailangan tumawag ka kaagad ng infraction. Huwag mo na hintayin yung tinatawag na effect. Okay? Dahil kapag hinintay mo pa yon, yung mataas na way ng level ng pagre-referee, magkakagulo yung mga yan. Okay? At minsan, nakikita natin na may contact at hindi tayo tumatawag agad at hinihintay natin yung effect, ibig sabihin, nanonokol pa
8, at yun yung way sa mataas na level ng basketball. Sa mga mababang level ng basketball, sa mga maliliit na liga, nako, nasabihin ko sa inyo mga kabowlers, mga kapito, magkakagulo yan. Okay, sa mababang level ng basketball, sa maliliit na liga, yung mga pahawak-hawak niyan, pa-job-job niyan, kung kinakailangan, i-call nyo na. Tumawag na kayo ng infraction, ng foul, tawagan nyo na dahil dyan nag-i-start ang gulo. Napakadalas niyan, mga na-experience ko na yan, ano? So, wag nating sanayin ang sarili natin na mataas ang level ng pag-officiate natin. Although tama yun, yun yung ina-advise sa atin, ano, sa mga seminars, na kailangan mataas ang level ng way ng pag-referee natin. Tama yun, exactly yung mga sinasabi nila. Pero, hindi natin po pwede na i-adapt yun o gawin yun sa maliliit na liga. Dahil yung mga yan, hindi nga ganun kataas ang level ng paglalaro nila. Hindi nila maiintindihan yan. Okay? Sa maliliit na liga, kapag nakakita ka, yung mga kabaro natin dyan, yung mga arbitero natin na mga kabaro dyan, no? Kapag sa maliliit na liga, mga interbarangay lang, liga-liga lang sa labas, okay, mga invitational league lang. Pag nakakita kayo dyan ng contact, kapag nagre-referee kayo dyan, tawagan nyo na kaagad. Okay? Maging consistent na kayo sa ganong way ng pagre-referee. Ipakita nyo na yung consistency na ganon ang call nyo. Okay, huwag niyong babaguhin yon kasi kapag binago niyo yung way ng pag-officiate niyo, hindi na consistency yon. Okay, yun yung advice ko sa maliliit na liga. At kapag ginawa niyo yun, okay, wala namang ano kasi na-experience ko niyan before. Ano, walang ganong problema na mangyayari. And then, siyempre, nagiging yung pasensya mo na kaya mong magpaliwanag sa mga players, sa mga coaches, kung bakit ka tumatawag ng mga infraction na yan, ano, ng mga violations na yan. At na-charge sila ng fouls. Okay? So, maliwanag yun. Samantala, doon sa mataas na level, ang gaya ng sinabi ko, no? Pinag-usapan natin kanina, mataas na level na paglalaro ng basketball, okay, kung na-engage na kayo sa mga sitwasyon ng ganyan, yun, ang tamang technique. Kailangan, contact muna, then hintayin mo yung effect. Okay? Kasi, mataas ang level eh, ang pagbabasketball, kailangan malaman nila na ganun, ang officiating ng mataas na level. Pero yun ang tunay talaga. Okay? Yun ang tunay na pagre-referee. Yun ang tunay na pag-approach ng larong basketball. Kaya lang, sa mataas na level ng paglalaro ng basketball, mga sports na yun, ang mga ano dyan, mga players na dyan na nagpapakita na talaga ng mga sportsmanship yung mga yan. Okay? So, hindi kahit magkaroon ng mga sakitan, physical na laro, okay lang yan sa kanila. Hindi sila, kumbaga, tinitreat yan ng kumbaga sinasadya kasi ganun nga eh sa mataas na level ng basketball. Nakikita naman natin yan sa mga social media, no? Nakikita naman natin yung mga matataas na level na naglalaro ng basketball like PBA, NCAA, MPBL, dyan sa mga World Cup, FIBA World Cup, matataas na level ng laro yan. Makikita natin na minsan may contact na no call pa ang mga referee. Okay? Ibig sabihin mataas na level ang pag-treat ng mga referees dyan, which is tinitingnan ng mga referees sa mataas na level ng basketball ang effect. Okay? Mga bowlers, pero lagi ko ang sinasabi, lagi nyo tatandaan na hindi nyo po pwedeng dalhin ang mataas na level ng pag-officiate sa mababang level ng pagbabasketball, ano, yung mga naglalaro mga players dyan dahil magkakaroon ng problema dyan. Either yan magsuntukan, either yan mag-away-away, dahil hindi meron na ang contact, hindi ka pa tumatawag, okay, isipin pa niyan, kumakampi ka sa kabilang team, okay? So, ang mayayari dyan, kapag ganyan yung mga reklamo, babaguhin mo yung way ng pag-referee mo, which mawawala ka na sa consistency na tinatawag. Okay, so, para manatili ang consistency ng pag-referee natin, mga kapito, sa mababang level ng basketball, pairali na natin yung mabilis na pagtawag. Once na nakakita tayo ng contact, infraction, huwag na natin hintayin yung effect niyan. Tawagan na natin ng foul. Sa way na ganyan, masasatisfied yung mga player, yung mga coaches na yan. Ano? So, consistency. Ganon. Mula first quarter hanggang fourth quarter, kailangan ganon ang call natin. Okay. Alam nyo naman yan, no, sa lahat ng mga referees. Kaya mababago lang yan during tinatawag na mga crucial game. Ano? So, sa crucial game, during last 2 minutes ng fourth quarter, okay, or ng overtime, dyan natin ang technique, kumbaga,
papasok natin ang tinatawag na high level na ng officiating kapag crucial game na. Hindi na tayo pwedeng tumawag yan ng basta-basta ng foul. So, ganun lang ang technique, ano? Maintindihan na nila yon. Okay, at ano naman yan eh. Kumbaga, ganun na talaga yung way ng laro ng basketball sa Pilipinas. So, yun ang i-adapt natin. Wallers mga kapito, ang advice ni Uncle B, consistency. Iba ang mataas na level ng paglalaro ng basketball sa mababang level ng basketball. Okay? At ganun din dapat ang mga referees. Ang approach ng mga referees sa mababang level ng basketball, adjustment, ano, mabilis na tawag. Pag nagkaroon ng infraction, tumawag ka na para hindi na magkagulo. Habang unang referee ka dun sa mataas na level ng basketball, then pairalin mo ang high level of officiating na tinatawag, which is yung mga talaga tinuturo sa atin or nalalaman natin sa mga seminars, sa mga trainings natin. Okay? Kaya, maliwanag sa atin lahat yun, ano, yun advice ni Uncle Lidl na experience ko na talaga yan. Ngayon, mga balos, mga pito, sana may natutunan kayo sa episode na to. At syempre, shout out na lang sa lahat ng mga solid subscribers natin dyan. Okay, pasensya na kayo, medyo madilim ang video natin kasi gabi na rin dito sa Pilipinas ngayon dito. Nandito ako ngayon sa Antipolo City. Kaya mga balos, mga kapito, sa mapagpalang araw uli sa inyong lahat at sana mag-ingat kayo sa mga panig ng mundo kayo naroon ngayon. Kaya stay healthy, lagi natin aalagaan ang ating mga sarili, lalo-lalo na sa ating mga kapito na patuloy na tumatakbo at tumitito para sa ating trabaho. Okay mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita uli tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.